sa madilim na sulok ng kaisipan at kamalayan. Ang pagkakamali ay tila isang walang katapusang pinto patungo sa kadiliman. Sa bawat hakbang, tila ang nakaraan ay humahabol at bumabalot sa kasalukuyan na nagdudulot ng pangamba at agam-agam. Ang bawat maling desisyon ay isang kwento ng kababalaghan, isang alamat na hindi malilimutan sa tahimik na gabi, kaya kailangang mag-ingat. Magandang araw po sa iyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anton. Sa kasalukuyan po, ako'y naninirahan dito po sa Maynila. Mayroon na po akong mga anak at apo, at isa sa kanila ang nagpakita sa akin ng inyong YouTube channel, at naging isa na nga po ito sa aking libangan, lalong-lalo na sa gabing nahihirapan akong matulog. Ako po ay 62 taong gulang na, ngunit malakas pa naman at maliksi. May pwesto po ako sa Balintawak Market at isda po ang aming paninda. Nais ko pong ibahagi sa inyong channel ang aking naging totoong karanasan patungkol po sa mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Ito po ay nangyari taong 1973. Ang aking nanay, Kuya Barry, ay tubong Bicol at si tatay naman po ay Nueva Vizcaya, pero nagkakilala sila sa siyudad ng Maynila. Nagkagustuhan hanggang sa naging mag-asawa. Ako lang po ang naging anak nila. 13 taong gulang ako nang mag-aya si nanay na umuwi ng Bicol para daw sa kaarawan ng aking lolo. Nais niya itong makita at mapasaya sa natatangi nitong araw. Isang sorpresa ang aming pag-uwi. Naghanda na kami ng aming mga gamit, pero bukod sa mga damit ay may ibinigay sa akin si tatay. Isang maliit na bagay iyon na nakabalot sa pulang tela. Sabi niya, wag na wag ko raw itong iwawala at panatilihin lamang ito sa aking bulsa. Hindi na nga ako nag-usisa kung ano iyon dahil kilala ko naman si tatay. Mapamahiin at mahilig talaga siya sa mga kakaibang bagay na nagbibigay daw ng mga proteksyon. Maraming pang bilin sa akin si tatay at isa na rito ang pag-iwas na bumili o kumain habang bumabiyahe. Noong 1973, Kuya Barry, ang mga pangunahing paraan ng transportasyon papuntang Bicol ay karaniwang sa pamamagitan lang po ng bus at tren. Ang mga bus ang pangunahing kagamitan sa paglalakbay sa mga kalsada na konektado sa Bicol region. Mayroon ding tren kung nais naman na maging mas maiksi at mabilis ang pagbiyahe. Ito po ay ang tinatawag nilang Bicol Express. Ito ay bumabiyahe po mula Tutuban Station sa Maynila at dumadaan sa mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay, partikular na sa Legazpi City na isa sa mga pangunahing destinasyon sa Bicol. Ito ang unang pagkakataon na mararating ko ang Kabikulan. Nasabik ako dahil sa wakas ay makikilala ko na rin ang aking lolo. Isa pa po, sabik din ako sa kung anong buhay mayroon sa probinsya. Hindi pa naman ganong kaunlad ang Maynila noon kung ikukumpara sa ngayon. Mayroon pa rin mga lugar na hindi naaabot ng komersyo, pero sa lugar na pinagtitirhan namin noon ay masasabi kong maunlad na dahil abala na ang kalsada. Maraming mga maiingay na sasakyan at ang mga tao ay tila ba nagmamadali, mabibilis ang kilos na animoy may mga hinahabol. Kuwento sa akin ni nanay noon na ibang-iba raw ang buhay sa probinsya at iyon ang gusto kong maranasan. Pinili ni nanay na sumakay kami sa tren. Mabilis daw ang pagbiyahe doon kumpara sa bus. Mas maghinhawa pa daw at hindi ako mahihilo. Alam na alam kasi ni nanay na hindi ko talaga kayang magtagal sa loob ng bus dahil mahihiluhin po talaga ako at ayaw na ayaw ko ang amoy nito. Excitement at kaba ang nararamdaman ko sa una kong pagpasok sa tren.
ang tunog ng tila nagkakaskasang bagon. Ang amoy ng langis at bakal ay nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kasabikan. Siya nga pala, Kuya Barry, ang hitsura nga pala ng Bicol Express ay kahalintulad lang din ng kilalang tren sa Maynila na kung tawagin po ay PNR. Mayroon itong upuan na nakaharap sa direksyon ng paglalakbay at may espasyo sa gitna kung saan pwedeng maglakad-lakad o tumayo ang mga pasahero. May oras ang biyahe ng tren. Medyo napaaga yata kami dahil matumal pa ang tao sa istasyon. Pero inaasahan na daw iyon nila nanay dahil bukod sa hindi naman talaga panahon ng bakasyon ay gabi na rin. Mas marami daw talagang pasahero sa araw kumpara sa gabi. Habang kami ay naghihintay sa oras, nagmasid-masid muna ako sa paligid. Mayroong isang matandang lalaki na may hawak-hawak na maliit na payong at maleta na tila galing sa mahabang biyahe. Sa kabilang tabi naman ay mayroong dalawang magkaibigan na masayang nag-uusap-usap habang hawak ang kanilang mga bag. Mayroon ding mga babae na tila buntis at may akay-akay na anak na tahimik na naglalakad papuntang upuan. May mga mangilan-ngilan na pumapasok na pasahero pero hindi ko na sila pinansin pa dahil ang atensyon ko po ay inagaw ng isang babae. Tila tumigil ang ikot ng mundo ko nang makita ko ang kanyang mukha. Mayroon itong taglay na nakabibighaning kagandahan at malaanghel ng ngiti na bumihag kaagad sa bata kong puso. Diretso itong naupo malapit sa buntis. Pagkatapos ay tumingin ito sa bintana. Tila nararamdaman nito ang aking pagtitig dahil lumingon siya sa akin. Sa sandali namang nagtagpo ang aming mga mata ay unti-unti siyang humiti. Kuya Barry, nakasuot siya ng itim na blusa at itim na pantalon. Sa palagay ko, halos kaedad ko lamang siya o mas matanda sa akin ang hindi lalagpas ng 2 taon. Litaw na litaw ang kakinisan at kaputian nito sa suot niyang damit. Gumuso ito sa akin na parang inuutusan akong tignan ang iba pang pasahero. Napalingon ako sa matandang lalaki na parang may lalim ng iniisip. Lumingon ng matanda at nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Pinandilatan ako ng mga mata at tila naasarito sa aking ginawa. Tumikhim si tatay at ibinulong sa akin na huwag ko daw abalahin ang sarili ko sa pagmamasid sa mga kapwa ko pasahero dahil baka ako'y mabati. Humingi naman ako ng paumanhin at sinabing naglilimang lamang ako ng kaunti. Tumingin akong muli sa babae, pero tahimik na itong nakamasid ulit sa labas. Medyo nahiwagahan nga ako sa kanya dahil sa pwesto niya at ikinikilos ay alam kong mag-isa lamang itong babiyahe sa ganoong oras ng gabi. Humanga naman ako sa tapang niya. Muling nagsalita si tatay at tinanong kung nasa bulsa ko daw ba ang ibinigay niyang bagay na nakabalot sa pulang tela. Agad ko namang kinapa ito sa aking bulsa at sinabing naroon po at huwag na siyang mag-alala. Proteksyon ko daw iyon, sabi sa akin ni tatay. Umayos na kami ng upo pagkaraan ng ilang sandali dahil tumakbo na po ang tren. Maya-maya ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Napakadilim po ng langit. Gumuguhit mula rito ang matatalim na kidlat. Tiningnan ko ang oras sa tren. Mag-aalas 5 na po ng hapon noon. Ang ulan na may kasamang hangin ay tila galit na humahampas sa mga bintana ng bagon. Dumilim lalo ang paligid. Kinabahan ako. Para bang may hatid na babala ang biglang pagdilim ng paligid. Bigla ko kasing naalala ang mga kakilaki-labot na mga kwento ng kababalaghan na nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga mahihilig magkwento. Dahil bago pa man ako bumiyahe, nang malaman ito ng mga kaibigan ko, ay nagbabala sila na minsan sa 1 taon ay may nangyayari daw
na masalimuot na trahedya sa mga pasahero. May halimaw daw sa tren na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Napayakap tuloy ako sa braso ni nanay at mariing ipinikit na lamang ang aking mga mata para umusal ng maikling panalangin. Hindi ko maunawaan, Kuya Barry, pero para kasing pamilyar ang mga eksenang nasaksihan ko. Parang pakiramdam ko ay mayroong masamang mangyayari talaga. Pagmulat ng aking mga mata ay nakita kong payapa naman ang mga kasamahan kong pasahero. Si Lolo ay nakatanaw sa labas ng bintana. Ang bata na anak ng buntis ay nakayakap naman sa kanyang ina. Ang dalawang magkaibigan ay parang nagtatalo base sa kanilang mga ekspresyon. At ang magandang babae, nakatitig siya sa akin at muling ngumiti. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit at umupo sa aking tabi. Bigla ay bumulong siya sa akin at nagtanong kung natatakot daw ba ako. Halata raw dahil pawis na ako at parang balisa. Ah, ako? Hindi ah. Sagot ko sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Christina. At doon na nagsimula ang kwentuhan naming dalawa. Maayos naman ang naging biyahe namin. Marami na rin ang nawala at nadagdag na pasahero. Medyo tinatablan na rin ako ng antok. Inihilig ko ang likod ko sa tren pero hindi iyon komportable dahil mauga ito at yak na mahihilo lamang ako sa bandang huli. Sabi nga ni nanay ay konting tiis na lamang daw dahil malapit-lapit na raw kami. Madilim pa rin ang paligid pero ang mga tao sa bawat istasyong aming nadadaanan ay tila buhay na buhay, lalo na iyong mga naglalako at nag-aalok ng mga pagkain. Hindi rin naman naging kainip-inip ang biyahe dahil ang katabi kong si Christina ay makwento at tila hindi siya nauubusan ng mga ganap sa buhay. Natigil lamang ang palitan namin ng diskusyon nang tumigil sa Camarines Sur ang aming tren. Dito ay umakyat ang isang matandang babae na naglalako ng kakanin. Sabi ni Christina, suki daw siya ng matandang ito kapag umuwi ito ng probinsya. Masarap daw ang kakanin nitong paninda. Bumili ito ng 5 piraso at ibinalot ito sa dahon ng saging at papel. Inalok niya ako pero tinanggihan ko iyon dahil na rin sa mahigpit na bilin sa akin ni tatay. Isa pa ay nakamata na sila sa akin ni nanay kaya wala akong pagpipilian kung hindi ang umayaw. Inalok niya ito sa iba. Walang pag-atubiling inabot ang dalawa sa dalawang magkaibigan at gayon din sa matanda. At ang huling piraso ay doon sa batang kasama noong buntis. Napapalunok ako habang pinapanood silang kumakain. Gusto ko rin naman talagang tikman kaso hindi talaga pwede. Nagpatuloy pa ang aming paglalakbay. Mahaba pa ang gabi para sa aming lahat. Muli na naman akong inantok. Sinubukan ni tatay na ihilig ako sa kanyang balikat pero nga dahil sa edad ko ay nahiya akong gawin iyon. Kaya umupo na lamang ako ng maayos. Nakita kong ngumiti si Christina. Huminto ang tren sa kasunod na istasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nawalan ng ilaw sa loob ng aming bagon at sa buong istasyon. Kuya Barry, nakaramdam ako bigla noon ng labis na kaba. Isang kakaibang agam-agam ang biglang bumalot sa hangin. Ang mga pader ay tila may itinatagong himig ng misteryo na nagpapalakas lalo ng aking kaba. Lalo pang kinain ako ng kuryosidad nang sa dilim ay naramdaman kong may kakaibang panganib na tila nag-aabang. Bigla na lamang may kamay na humawak sa aking braso. Nang biglang pag-ikot ko, napansin ko ang kamay na humawak sa akin ay mabalahibo at malamig.
Ang aking puso'y biglang nagpatira pa sa takot habang pinipilit kong pigilan ang aking paghinga. Hindi ko alam kung sino o ano ang nasa likod ng kamay na iyon. Napuno ng kaba at takot ang aking isipan habang hinihintay ko kung anong susunod na mangyayari. Alam kong ng mga oras na iyon ay nasa mapanganib akong sitwasyon. Muli kong pinakiramdaman ang kamay ng nakahawak sa akin at unti-unting tila humihigpit ito. Lumakas lalo ang pintig ng aking puso. Ngunit sa kabila ng takot ay hindi ako agad umiwas o sumigaw. Hinintay ko munang makita o maaninag man lang ang kung sino iyon. Ngunit dahil madilim ay hindi ko maaninag kung sino o ano ito. Inilabas ko sa aking bulsa ang bagay na pabaon sa akin ni tatay at idinikit iyon sa kamay. Naramdaman kong bigla itong bumitaw. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat dahil sa wakas ay wala nang humahawak sa akin o dapat bang matakot dahil hindi ko alam kung saan nagpunta ang nakakatakot na kamay na iyon. Bumalik muli ang kuryente sa loob at labas ng tren. Umayos akong muli ng upo at lumingon sa aking tatay. Payapa itong natutulog samantalang si nanay naman ay nananatiling kalmado lang. At sa pagbalik ng liwanag, napansin ko ang nakababahalang bakas ng pasa sa braso ko. Hugis kamay ito. Sa pag-usad na muli ng tren ay biglang pumalahaw ng iyak ang kasamang bata ng buntis na babae. Inirereklamo nito ang masakit niyang tiyan. Sabi nila'y baka daw yung kakanina inalok ni Christina ang dahilan ng pananakit nito. Hindi naman sumang-ayon agad ang lahat dahil may iba rin naman daw na nakakain ito pero wala naman daw naramdamang kakaiba. Ang sakit ng tiyan ay nagpatuloy na lumala hanggang sa nagsuka na ng tuluyan ang bata. Ang nakapagtataka lang Kuya Barry ay kulay itim ang inilabas nito. Hindi naman itim ang kakanina kinain nila kanina. Pinainom siya ng baong tubig ng ina at may kung ano-anong ipinahid sa tiyan ng bata. Pero wala namang epekto ito sa nararamdaman ng bata. Mas lalo lang itong lumala. Hindi na napigilan pa ni tatay ang paglapit. Nakita kong umiling ang kanyang ulo habang tinitingnan ang kalagayan nito. Nanghingi siya ng tubig at mayroon siyang inilagay doon na nakabalot din sa pulang tela. Katulad na katulad ng ibinigay niya sa akin. Nagulantang kaming lahat nang sabihin ni tatay na maaaring napakain ang bata ng pagkaing may laway daw ng aswang at maaari itong mahawa kung hindi ito maaagapan. Naalarma ang mga tao sa bagon dahil doon. Agad akong nilapitan ni nanay at hinawakan ang aking mga kamay. Nakita kong dinasalan ni tatay ang tubig na binabara ng bagay na nakakubli sa pulang tela. Pagkatapos ay ipinainom ito sa bata. Mas lalong nag-alala ang ina ng bata nang makitang parang lalong lumubha ang kanyang anak. Galit itong napabulyaw kay tatay. Wala namang siyang imik. Naghihintay lang. Suka ng suka ang bata, Kuya Barry. Hanggang sa huli ay may isinuka itong munting sisiw na kakaibang ibon. Agad itong dinurog ni tatay sa pamamagitan ng pag-apak dito. Hindi talaga kami makapaniwala sa aming nasaksihan. Biglang umayos na ang kalagayan ng bata pagkatapos nun. Ilang beses na nagpasalamat ang ginang kay tatay at halos maiyak-iyak ito sa kaalamang ligtas na ang anak sa panganib. Napatitig ako kay tatay, Kuya Barry. Hindi ko po kasi alam na bukod sa mapamahiin si tatay ay may alam pala ito sa panggagamot at pag-uorasyon. Napatingin ako kay nanay at tinanguan lamang niya ako.
biglang nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng tren. Nagreklamo sila kay Christina dahil baka raw sa ibinigay nitong kakanin kaya nagkaganoon ang bata. Hindi naman sumasagot ang magandang babae. Sa isip-isip ko, maaaring totoo nga ang paratang pero hindi naman nila pwedeng isisi iyon sa kanya dahil maski ito ay kumain din naman ng kakanin na binili sa kabilang istasyon. Sinabi ni tatay na huminahon na lamang ang lahat, lalo't ang bata lang naman ang nagkaroon ng sintomas. Maaaring iba ang naging dahilan nito ng pagkahawa, pero para makasiguro, anya pa ay inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na botelya ng langis. Ito yung bagay na nakalagay sa may pintuan namin. Dinala pa iyon ni tatay sa biyahe. Langis ang laman nun na may nakababad na tinik ng buntot pagi. May narinig kaming nagmura sa mga pasahero pero hindi namin nakita ito. Biglang kumulo ang langis sa loob noon. Ibig sabihin daw ay mayroon daw aswang sa paligid. Binuksan ni tatay ang botelya. Nagreklamo naman ang buntis dahil biglang nangamoy sa loob ng bagon ang kakaibang aroma nito. Nagtakip ito ng ilong. Napansin kong biglang lumayo itong si Christina. Nang sabihin ni tatay na may aswang sa bagon ay lalong naalerto ang mga pasahero doon. Pero huwag daw mag-alala dahil ora mismo malalaman namin kung sino ito. Maaari daw naming subukin ang isa't isa dahil kung sino man ang masasabuyan o mapapahira ng langis ay malalapnos daw ang balat. Agad namang sumang-ayon ang dalawang magkaibigan. Nagpalagay sila kaagad ng langis sa kanilang mga palad. Walang nangyari. Ibig sabihin, hindi sila mga aswang. Bagamat nababahuan ang buntis, ay nagpalagay din ito sa kanyang palad. Negatibo din. Hindi siya ang aswang. Panay pa rin ang reklamo niya sa mabahong amoy daw ng langis. Samantala, ang matandang lalaki na may hawak-hawak na maleta ang siyang kauna-unahang tumanggi na malagyan ng langis. Agad namang nagkatinginan ang mga pasahero sa kanya. Agad naman itong ipinagtanggol ang kanyang sarili at itinangging siya ay isang aswang. Ayaw lang daw nitong magpalagay dahil matindi ang alerhiyan niya sa langis. Huwag na lang daw namin alamin kung sino ang aswang kung mayroon man. Dahil wala naman daw siguro itong gagawing lagim, lalo pat nabisto nang naroon ito sa loob ng treng sinasakyan namin. Ngunit hindi niya nakumbinsi si tatay. Lumapit siya at binalak na sabuya na lang ng langis ang matanda. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Kuya Barry, ay may biglang bumunggo kay tatay na hindi namin nakikita. Mabilis ang naging takbo ng pangyayari. Napaupo pa nga si tatay sa lakas ng pagkakabanggang iyon. Tumilapon at tumapon ang langis sa sahig. Natulala maging ang matandang lalaki sa kanyang nasaksihan. Nang makabawi ito sa pagkagulat ay galit na galit nitong hinarap si tatay. Marahil ay napatunayan na daw niya na hindi siyang aswang dahil sa nangyari. Pinakiusapan niyang tumigil na si tatay sa kanyang pinaggagawa. Sadyang may matinding alerya lang daw talaga ito sa langis ng niyog. Ang mga kapwa ko naman pasahero ay agad na duminstansya sa nagaganap na komosyon. Maya-maya ay tumayo si tatay at humingi naman ng dispensa sa matanda. Nagkaroon ng bulong-bulungan pagkatapos nun. Ang mga kamay ni tatay na nabasa ng langis ay ipinahid niya sa palad namin ni nanay. Mas mainam na raw ang mag-ingat kaysa sa magsisi sa huli. Wala nang imikan sa loob ng tren. Bulong ni nanay sa akin ay konting tiis na lang at mararating na namin ang huling istasyon kung saan kami ay bababa na
ng tren. Nakahinga ako bigla ng maluwag, Kuya Barry. Sa wakas ay matatapos na ang lahat ng kababalaghang nasasaksihan ko mula sa mabalahibong kamay na humawak sa akin sa pagsusuka ng sisiw ng isang batang paslit at sa mga kakaibang ikinikilos ng ilan sa mga pasahero. Bigla akong napatingin sa matandang lalaki. Matalim pa rin ang mga titig nito sa amin. Nakahawak siya ng mahigpit sa kanyang maleta. Hinanap ko naman si Christina pero wala na siya sa aming bagon. Maaaring lumipat na ito sa kabila tulad ng iba naming kasamahang pasahero. Nang hinayang ako sa kanyang pagkawala dahil sa totoo lang po ay gusto ko pa sana siyang kilalanin dahil hinahangaan ko na po ang kanyang ganda. Dahil sa lahat ng kababalaghang naganap, siya lamang at ang pagkakakilala namin ang tangi kong madadalang magandang alaala sa pagsakay ng tren. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan. Nagsimula nang magbabaan ang mga pasahero. Bumaba na rin kami, Kuya Barry. Habang naglalakad, sinabi ni Nanay na sasakay pa kami ng tricycle bago marating ang bahay nila. Hindi ko na pinansin ang ilan pang mga salita niya dahil nasulyapan kong bumaba mula sa kabilang bagon si Christina. Hindi niya ako napansin. Napatigil ako bigla sa aking paglalakad. Napatitig ako sa kanya kasi parang may nag-iba sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay parang purong itim. Mabilis ko lang iyong nasulyapan dahil sa pagkurap ng aking mga mata ay naging normal naman ito kaagad. Ngunit maski ganoon ay biglang lumakas ang pintig ng aking puso. Bigla akong nagduda sa kanya. Lalapitan ko na siya pero naramdaman kong pinigilan ako ni Nanay. Napansin kong kanina pa rin pala sila nakamasid. Nang bumaba mula sa bagon ang isang pamilyar na mukha. Ito yung matandang tindera ng kakanin na sumakay mula pa doon sa istasyon sa Camarines Sur. Lumapit ito kay Christina at sa paraan ng pag-uusap nila ay tiyak kong hindi lamang tindera at suki ang koneksyon nila. Hayaan mo siya. Narinig kong sabi ni tatay sa akin. Naramdaman kong inalis ni nanay ang pagkakahawak niya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa dalawa na hindi nila napapansin. Narinig kong tinawag niya itong nanay. Sabi ko na, totoo nga ang hinala ko. Kung kaya't ang ginawa ko, Kuya Barry, ay kinalabit ko si Christina gamit ang kamay kong may langis. Sinadya ko talaga iyon para malaman ang katotohanan at kung epektibo nga ba talaga ang dalang iyon ni tatay. Bigla itong nagreklamo at umaray. Nagalit siya at binulyawan niya ako na huwag ko raw siyang pasuin ng sigarilyo. Ngunit paglingon niya ay natigilan ito nang makilala ako. Tumingin siya sa aking mga kamay. Kunot noon itong muling napatingin sa aking mukha. Aalis na sana ito pero nahawakan ko siya sa braso. Pakiramdam ko ay nasasaktan siya dahil kitang-kita ko sa kanyang mukha na tinitiis lamang niya ang sakit mula sa aking pagkakahawak. Narinig kong nakiusap ang matandang babae sa akin na bitawan na ang anak niya. Nakiusap itong hayaan na lamang daw sila at hindi na raw gagawa ng anumang gulo. Ngunit bago ko siya pinakawalan ay naglaas loob akong tinanong ito. Tinanong ko muna kung siya ba yung humawak sa akin sa loob ng bagon. Tumango ito. Sinabi rin niya na ako raw ang gusto niyang biktimahin sa biyahe pero nabigo itong ituloy dahil may taglay daw akong agimat na nakakapaso. Matapos yun, mabilis silang lumayo kasama ang nanay niya, Kuya Barry.
Doon ko napatunayan na totoo nga ang bisa ng langis. Kasi napansin kong napaso nga at nalapnos ang bahaging hinawakan ko sa kamay ni Christina. Ngayon ay alam ko na. Tama nga si tatay. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga estranghero. Mabuti na lang din at handa palagi ang tatay ko na pabaunan ako ng mga pangontra. Muntik na talaga ako. Marami pa pala akong hindi alam sa tatay ko. Ni hindi ko alam na dati pala itong albularyo at antingero sa Nueva Vizcaya bago pa man sila nagkakilala ni nanay sa Maynila. Mabuti na lamang dahil sa kanya ay nailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Nailigtas ako sa dalawang beses na pagtatangka nila sa akin. Mabuti na lamang at hindi ko kinain ang inialok nilang kakanin. At mabuti na lang ay mukhang naman ako kay tatay ang pagkakaroon ng malakas na pakiramdam kapag kami nagbabadyang panganib. Samantala ay narinig naming mayroon daw na iwang maleta sa loob ng bagon na pinanggalingan namin. Inilabas nila ito dahil mukhang sadyang iniwan ito doon ng may-ari. Kilala ko ang may-ari noon, ang matandang lalaki. Naging misteryo tuloy sa amin ang laman ng maleta, pero bago pa man mabuksan iyon ay hinila na ako ni tatay dahil kailangan na raw naming umalis bago pa man sumikat ang araw. At hindi nga nagtagal, Kuya Barry, nakarating din kami sa bahay ni Lolo. Walang pagsidlan ang galak ko nang makilala ko siya. Ngunit hindi rin ako nakatulog ng gabing iyon dahil naalala ko ang mga pangyayaring iyon na muntik nang kumitil sa aking buhay. Muntika na akong mabiktima ng isang aswang dahil lamang sa biyahing pabikol. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana'y mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang Anton. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jasper. Nais ko lang pong ibahagi ang aking karanasan taong 2015. Nasa high school pa lang po ako noong mga panahong iyon at may mga parting liblib pa noon sa aming barangay na matatagpuan sa probinsyang hindi ko na lang po babanggitin pa sa kadahilanang dito pa rin ako nakatira magpa sa hanggang ngayon. Noong ako'y high school pa lamang ay pinapanlaban ako sa takbuhan. May mga kaibigan din ako na ilalaban sa ibang kategori at ako ang nailaban sa 200 meters. Ito din po ang panahon na may kumakalat na balibalitang may aswang sa aming lugar dahil sa mga nakikitang mga bangkay doon na mapapansing winakwak ang katawan at may mga lamang loob na nawawala gaya ng atay at puso. Ayon sa aming mga kabarangay, may mga aswang na di umano'y nag-aanyong isang malaking baboy damo na paggala-gala sa aming lugar sa tuwing sasapit ang hating gabi. Isang hapon, pagka-uwi galing eskwelahan, ay minabuti naming magkakaibigan na mag-ensayo muna at mag-jogging sa tabi ng dagat ng siguro mga isang oras. Matapos ang aming pag-iensayo ay napag-usapan namin ang tungkol nga sa aswang. Mga pre, nabalitaan niyo ba yung tungkol sa aswang na gumagala sa hating gabi? Tanong ng aking kaibigang si Patrick. Oo, pre.
yun ang pinaghihinalaang sanhi ng mga pagkamatay ng mga tao na natatagpuan ang bangkay kamakailan lang. Sagot naman ni Ronel. Sus! Wala yan! Maari din namang kriminal lang ang gumawa noon at gustong ibenta ang mga lamang loob nila. Yan ang uso ngayon eh. At kung totoo man na aswang yun, baka di siya umabot sa bilis ko. Pagyayabang na sagot ko sa kanila. Tinawanan lang ako ng mga kaibigan ko dahil sanay na sila sa kayabangan ko. Nao Jasper, kahit mabilis kang tumakbo, tiyak ko hihingaling ka kaagad dala ng matinding takot. Pangungulit naman ni Jordan. Oo, baka mawala ang yabang mo, yung tindi ng yabang mo pag nakaharap mo na. Saad naman ni John Paul. Nako, baka maihisa sa luwal yung mayabang na yan. Wika naman ni Cyril. Ah, basta. Di ako naniniwala sa ganyan. Tara na, umuwi na tayo at nang makapagpahinga na nga. Wika ko naman sa aking mga kaibigan. Isang araw, bago ang araw ng laban namin, bigla namang inanunsyo na mapopospond ang laban sa susunod na linggo, kaya nadagdagan pa lalo ang araw ng aming pwedeng mag-insayo. Ngunit lumiban muna ako nung araw na iyon. Siyempre naman, Kuya Barry, kailangan ko din maglibang. Uso pa kasi noon ang Dota 1, Kuya Barry, at adik na adik ako doon. Nang makauwi ako galing eskwelahan namin, ay ginawa ko na ang aking mga obligasyon sa aming bahay at nagpaalam sa aking ina na maglalaro ako ng computer. Yun nga po yung Dota sa computer shop. Anak, huwag kang magpapahating gabi ha. Baka mapaano ka pag inabot ka ng hating gabi. Pag-aalalang sabi ng aking ina. Sus, Nay, 2 oras lang po ako. Sige po, promise, uuwi po ako ng maaga. Sagot ko naman sa aking ina. Mag-aalas 6 na nung lumakad ako papunta doon nga sa computer shop. Di pa ako masyadong nakakalayo sa aming bahay, ay nakasalubong ko ang aking tiyuhin na si Tiyo Obet. O iho, saan ba pupunta? Gabi na! Uwi ka niya sa akin. Tiyo Obet, doon lang po sa computeran lang po. Saglit lang po ako doon, maglalaro at maglilibang-libang lang. O sige, sige, sige. Basta't huwag kang magpapakatagal sa labas ha. Mahirap na sa panahon ngayon. Baka kung mapaano ka pa. Paalala ng aking Tiyo Obet. At nagpaalam na ito dahil nagbabantay siya ng kanyang inuuling sa kanyang bukid na di naman kalayuan sa aming barangay. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Malayo-layo pa ang computer shop dahil mahigit 2 kilometro ang aking lalakarin papunta dito. Makalipas nga ang mahigit 1 oras, nakarating din ako at doon na naghihintay ang mga magiging kakampi ko sa pustahan sapagkat malapit lang naman sila sa computer shop. Uy, andito na si Jasper. Tara na, makipagpustahan na tayo, pre. Saad ng isa kong kalaro. Nagsimula na nga ang aming paglalaro at sa di inaasahan, nanalo kami ng nanalo. At noong matapos ang aming paglalaro, ay hindi ko po namalayang 1:00 na pala ng umaga. Nagsimula na kaming 5 na maglakad pauwi. Malalapit lang ang uuwian nila at magkakalapit bahay pa sila, kaya ayos lang sila. Samantalang ako, Kuya Barry, ay mag-isa ko pang lalakarin
ang malayo at may parting liblib na daan pabalik sa aming bahay. Mahigit isang kalahating kilometro pa lang ang lalakarin ko nung makauwi na ang mga kasama ko. Ngayon, mag-isa na lang ako. Sa una ay okay lang naman ako dahil may bahay-bahay pa naman at may ilaw pa ang poste. Ngunit malapit na din ako sa liblib na daan na kung saan ang mga bahay ay nasa bandang kaliwa na lamang at kakahuyan, matataas na damo at bukirin naman ang nasa bandang kanan ko. Madalang pa ang posting may ilaw noon. At bukod pa doon ay wala ng tao nagising nung mga oras na iyon. Noong naglalakad na ako sa may liblib na parte, ay nakakarinig na ako ng mga kaluskos. Tumataas ang aking balahibo habang nakikiramdam sa paligid. Unti-unti na din akong pinagpapawisan ng malapot nang biglang nagtahulan ang mga aso sa kalsadang aking dinadaanan. At parang hindi ako ang tinatahulan nila. Noong malapit na ako sa mga aso, ay isa-isang umaalulong na ang mga ito. Lumingon ako sa aking likuran at ako ay nagulat sa aking nakita. Isang malaking baboy ramo ito. Nagbabaga ang kanyang mga mata at bigla itong tumayo na parang tao. Nanginginig man ang aking mga tuhod, Kuya Barry, ay kumaripas ako ng takbo. Pakiramdam ko, dahil sa sobrang takot ko, Kuya Barry, ay para akong lumulutang sa aking pagtakbo. Ang bilis ng takbo ko, Kuya Barry, dahil ilang minuto lang ay malapit na ako sa bahay ng aking tiyuhin. Ngunit aabutan na ako ng nasabing baboy ramo o sa palagay ko ay isang aswang. Napakabilis din niya at sa lapit ng distansya namin sa isa't isa ay pwede na niya akong dambahin. At tama nga ang hula ko. Bigla niya akong dinamba at tuluyang nahuli. Nagulat ako, Kuya Barry, dahil tila nagpalit ng anyo ang baboy ramo. Hugis baboy pa rin ang kanyang muka, ngunit nag-anyong parang tao ito. Nagkaroon ito ng mga kamay, ngunit ang mga kamay nito ay matutulis ang mga kuko. Nagsisigaw na ako ng tulong dahil wala akong magawa dahil hawak-hawak nito ang aking dalawang kamay. Malakas ang puwersa nito at hindi po talaga ako makawala. Akmang sasakmali na sana ako nito nang bigla na lang akong nakaramdam na may taong biglang tumaga sa likuran ng aswang. Dintikang aswang ka! Lubayan mo ang pamangkin ko! Ang boses na iyon ay kilalang kilala ko. Si Tio Obit pala ang tumaga sa kanya. Biglang tumayo ang aswang at hinarap ang tiyuhin ko. Aatake na sana ang aswang sa kanya, ngunit mabilis ang aking tiyuhin at nataga niya ito muli sa balikat. Umangil ng malakas ang aswang sa kanya at sinundan pa niya ito ng walang tigil na pagtataga at pagsasaksak sa mukha. Ang pinsalang iyon ang dahilan upang mapatakbo ang aswang papunta sa kakahuyan. Di na yun hinabol ni Tio Ubit dahil alam niyang matutuluyan din ang aswang na iyon.
Maya-maya ay lumapit sa akin si Tio Ubit. Iyo, ayos ka lang ba? Tanong ni Tio na tila pagod na pagod. Upo Tito, Tito Ubit, salamat dumating ka. Mabuti na po ako. Wala naman akong inata mong kahit na anong galos. Hingal na hingal at takot na tugon ko sa kanya. Putlang-putla ang mukha mo sa takot ha. Ayan kasi, nabasabi ko sa'yo, huwag kang papagabi, di ba? Matagal ko nang napapansin ang aswang na iyon na pagala-gala sa atin. Kaya nga, binalaan kita na huwag kang papaabot ng ating gabi. Pagsiserbon niya sa akin. Hindi na naman ako nakasagot sa aking tiyuhin dahil tama siya. Kasalanan ko naman talaga na di ako nakinig. Abot-abot naman din ang pag-aalala ng aking ina noong mabalitaan niya ang nangyari sa akin. Makalipas ang ilang araw ay may nabalitaan kami sa kabilang baryo na isang lalaki daw ang namatay at nakitaan umano ito ng taga sa likuran, balikat at mukha na siya naming ikinagulat. Tiyak namin na iyon ang aswang na humarang sa akin noong isang gabi. Magmula po noon ay wala nang nababalitaang paggala-gala pang aswang sa aming lugar, Kuya Barry. Hindi na rin ako nagpapaabot ng hating gabi sa labas. Kung gagala man ako, hanggang alas 10 na lang ng gabi dahil may mga tao pa naman noon. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Barry, ay hindi ko pa rin talaga malilimutan ang aking karanasan na dahil muntik na akong mapahamak dahil sa katigasan ng aking ulo. Isang pangyayari na muntik nang kumitil sa aking buhay dahil sa nag-aabang na aswang sa daan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. God bless po. Lubos na gumagalang, Jasper. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at lalo na sa iyo, Kuya Barry. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Pablo. Kasalukuyang nakatira po ako dito sa bayan ng Cebu. Nangyari itong karanasan ko dekada 70. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, ay may isa akong kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Darwin. Nasa 22 na taong gulang po itong si Darwin noong mga panahong iyon, Kuya Barry. Habang ako naman ay nasa taong 21. At noong mga panahon ding iyon ay kasama ko ang aking kaibigan na nangunguha ng kahoy upang gawing panggatong sa aming bahay. Ang kaibigan kong si Darwin naman ay tamang kwento lang ito sa akin ng kung ano-ano, Kuya Barry. Habang ako naman ay abala sa pangangahoy. Nang bigla na lang sumulpot ang lola ni Darwin, na kung titingnan mo, Kuya Barry, ay halos hindi na ito makalakad sa sobrang katandaan niya. Agad namang nilapitan ni Darwin ang kanyang lola at kinausap ito. Habang sila ay nag-uusap, ako naman ay patuloy lang sa aking pangangahoy. Hanggang sa nakarinig ako ng sigaw ni Darwin. Agara naman akong tumakbo
patungo sa kanyang kinaroroonan. At noong makarating ako, ay agad ko itong tinanong kung ano ang nangyari at sumagot ito sa akin na nagkasagutan lang daw sila ng kanyang lola dahil sa nakakapagtaka lang. Dahil mula noon pa ay kahit saan man kami magpunta ni Darwin ay sinusundan siya ng kanyang lola. Pero hindi naman agad nagtatagal ang kanyang lola na para bang kinakamusta lang siya nito at bigla na lang nawawala pag may papalapit ng na ibang tao. Dahil sa palaging pagsunod ng kanyang lola ay hindi ko maiwasan na magtanong sa aking kaibigan kung ano ang meron sa kanyang lola at bakit lagi itong nakasunod sa kanya. Hindi naman kagad ito nakasagot sa tanong ko. Hanggang sa nagsabi ito na bilisan ko daw ang pangunguha ng kahoy upang makauwi na kami dahil malapit nang sumapit ang hapon. Matapos akong makapanguha ng maraming kahoy ay agad naman kaming umuwi ni Darwin. Nang makarating kami ay kaagad niya akong sinabihan na isarado ang pinto at kung pwede ba daw ay dito na raw muna siya sa aming bahay matutulog. Abay, nagulat ako, Kuya Barry. Tinanong ko siya kung bakit kailangan pang isarado ang pinto at kung ano ba ang nangyayari. Sumagot naman ito at sinabi nito sa akin na sasagutin ko ang tanong mo kanina. Kaya sumunod ka na lang sa sinasabi ko. At dahil gustong gusto kong malaman ang sagot ni Darwin, ay agad akong nagtungo sa pinto upang isarado ito. Ikinandado ko pa nga eh. Nang makabalik ako, ay nag-umpisa na ito magsalita kung bakit sinusundan siya ng kanyang lola. Sa kadahilanan pala na ang kanyang lola ay isang aswang at sinasabi pa daw sa kanya na gusto ng lola niya na siya ang pagmamanahan ng bertod nito dahil sa mulat na sa mundo itong si Darwin. At ayun na nga, Kuya Barry, alam na niya agad ang ibig sabihin ng kanyang lola. Pilit niya itong tinatanggihan at sinasabing sa iba na lang lola, bakit sa akin pa? Marami naman kaming mga apo mo. Hindi naman daw sumasagot ang lola niya sa sinasabi niyang iyon at ngumingiti lang ito at naglalakad na palayo sa kanya. Kaya pala siya sumigaw kanina ay dahil sinigawan niya ang kanyang lola na huwag na siyang sundan pa. At kaya gusto niyang dito sa aming matulog ay sinabi ng kanyang lola na mamayang gabi daw ay mag-uusap sila. Pero dahil natakot itong si Darwin, kaya naisip niya na sa aming bahay siya makikitulog. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay agad na akong tumango bilang tanda na pumapayag ako na dito siya matulog sa aming bahay. Noong sumapit na ang gabi, ay kaagad na kaming nahiga ni Darwin. At dahil sa medyo maliit lang ang aming tahanan, ay nagtabi na lang kaming dalawa sa pagtulog. Nagsiksikan kami sa banig. Noong sumapit ang madaling araw, ay naalipungatan kami ni Darwin. Dahil mayroong naghahanap sa kanya at nang silipin namin ni Darwin kung sino ay nagulat kaming dalawa dahil ang tumatawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang lola. Sumagot naman itong aking kaibigan. Sinabi niya na hindi na daw siya uuwi sa kanilang bahay. Sumagot naman ang kanyang lola
na gusto daw niya itong makasama kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. At ito ay nagmamakaawa kay Darwin na umuwi na sa kanilang bahay. Kuya Barry, dahil mahal na mahal ni Darwin ang kanyang lola, kaya kinausap na lang niya ito na bukas ay uuwi siya sa kanilang bahay. Dahil sa kanyang sinabi, ay biglang tumahimik ang kanyang lola. Bigla naman akong naawa sa kanyang lola, Kuya Barry. Kung kaya tinanong ko si Darwin na bakit tumahimik bigla ang kanyang lola at saan ito nagpunta? Sumagot naman ito na tiyak niyang uuwi na daw ang kanyang lola. Nagkibit balikat na lang ako, ngunit ako'y nag-aalala pa rin dahil sa binanggit ng kanyang lola. Kinabukasan ay agad naman itong nag-aya si Darwin na samahan ko daw siya sa kanilang bahay. Nang makarating kami, ay agad namang nakita ni Darwin ang kanyang lola na nakaupo sa tumba-tumbang upuan ng pangmatanda. Nang makita si Darwin, ay biglang umiti ito na nakatingin sa kanya. Ngunit itong si Darwin ay agad na nagtungo sa kusina at naghanap ng makakain. Habang abala si Darwin, ay napansin ko ang lola nito na masama ang tingin sa akin. At dahil napansin din ito ni Darwin, ay agad itong nagsalita na huwag akong tignan ng masama. Naalala ko tuloy ang sinabi sa akin ni Darwin tungkol sa kanyang lola at ako'y kinabahan dahil alam kong aswang ang kanyang lola. Dahil sa sinabi ni Darwin sa kanyang lola, ay ibinaling na lang ng kanyang lola sa iba ang tingin nito. Nang nakakita ng makakain si Darwin, ay agad akong inayang kumain ito. Sabay kaming kumakain ni Darwin habang ako'y pasulyap-sulyap sa kanyang lola. Aaminin ko, Kuya Barry, hindi talaga ako kampante sa mga oras na iyon. Matapos naming kumain ay nagpaalam ito sa kanyang lola na aalis muna kami at uuwi na lang siya mamayang gabi. Wala namang nagawa ang kanyang lola kung hindi ang tumango. Ako naman, Kuya Barry, ay hindi ko nang nagawang magpaalam pa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinagabihan ay tinanong ko itong si Darwin kung uuwi ba siya sa kanilang bahay. Tumangon naman ito sa akin. Kaya naman ay agad na nagpaalam siya at umuwi kaagad sa kanilang bahay. Hindi ko akalain, Kuya Barry, na yun na pala ang huling pakikipag-usap ko sa aking kaibigan na si Darwin. Kinabukasan ay nakarating na lang sa akin ang isang balitang hindi maganda. Yumao na daw ang lola ni Darwin. Nataranta ako at nag-alala para sa kanilang maglola, kung kaya kaagad akong nagpunta sa kanilang bahay. Ngunit wala akong inabutan na tao sa kanila. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay nila doon kung nakita ba nila si Darwin. Ngunit walang nakasagot sa akin. Hanggang sa nawala na ako ng pag-asa na makita pa ang aking pinakamatalik na kaibigan. Lumipas ang araw, linggo at buwan at hindi na muli talagang nagpakita pa itong si Darwin sa akin. Makalipas ang 6 na buwan
sinubukan ko ulit dumaan sa kanilang bahay. At noong makarating ako sa kanilang bahay, ay may napansin akong isang tao sa loob ng kanilang bahay. At bigla itong humarap sa aking kinatatayuan. At nang makita ko ang mukha ng isang lalaki, ay sobra-sobra ang tuwa ko, Kuya Barry. Dahil ang taong humarap sa akin ay walang iba kung hindi ang nag-iisa kong matalik na kaibigan na si Darwin. Laking tuwa ko, Kuya Barry, at kaagad akong pumasok patakbo sa loob ng kanilang bahay at agad ko itong niyakap ng mahigpit. Habang nakayakap ako ay napansin kong tila may nagbago sa pangangatawan ng aking kaibigan. Dahil noong magkasama pa kami nito ay mataba ito at ngayon ay halos buto-buto na ito sa payat. At tila napansin ko ding mabaho siya at hindi ata ito naliligo. Pero hindi ko ito sinabi sa kanya. So ayun nga, Kuya Barry, nakipagkwentuhan ulit ako kay Darwin. Maya-maya'y inaya ko siya sa aming bahay at hindi naman siya tumanggi. Noong makarating na kami sa aming bahay, ay naglabas ako ng tuba para kami ay mag-inuman. Naglabas din ako ng inihaw na baboy at gumawa na rin ako ng sausawan. Habang tumatagal ang aming inuman, ay napansin kong tila hindi ito namumulutan. Samantalang dati, Kuya Barry, napakalakas nito sa pulutan. Halos siya ang umuubos ng aming pulutan tuwing mag-iinuman kami. Biniro ko ito na, "Pare, mamulutan ka naman." Ngunit tumanggi ito sa akin. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng 6 na buwan na hindi pagpapakita sa amin, ay hindi ito nag-atubiling magkwento. At sinabi nga niya sa akin na noong namatay daw ang kanyang abuela, ay pwersahan siyang hinawakan at ibinuka ang kanyang bibig. Wala daw siyang nagawa dahil sobrang lakas daw ng kanyang lola. At habang nasa ganoong sitwasyon, ay wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan na sa kanya ipapamana ang birtud. Kaya pala hindi siya nagpapakita sa lugar namin ng 6 na buwan ay iniiwasan niyang may mangyaring masama sa kanyang mga kapitbahay at pilit niyang nilalabanan ang kanyang pagkaaswang hanggang sa makontrol niya ang kanyang pagiging aswang. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay kaagad akong humingi ng paumanhin at itinabi ko na lang ang aming pulutang baboy. Maya-maya'y tinanong ko ito kung ano ang plano nito sa kanyang buhay. Sumagot naman siya, Kuya Barry. Nababantayan niya lang daw ako at walang magbabago sa aming pagiging magkaibigan. At totoo nga, Kuya Barry, napatunayan kong may isang salita itong si Darwin. Dahil isang araw, habang pauwi ako galing sa kabilang baryo, ay may nakaalitan akong 3 lalaki. At noong pauwi na ako kinagabihan, ay inabangan ako sa daan. May daladala silang mga patalim at tila tutuluyan ako. Akala ko, Kuya Barry, ay katapusan na ng buhay ko noong mga oras na iyon. Pinaligiran ako ng 3 lalaki. Wala akong naisip kung hindi ang tumakbo. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang kalyeng dead end pala. Na-corner ako ng 3 lalaki. Wala na akong nagawa kung hindi ang magdasal na lang.
ngunit akmang sasaksakin na lang ako ng isa. Ay bigla na lang may humablot sa lalaking may hawak ng patalim at ito'y ipinasok sa loob ng talahiban. Maya-maya'y binalikan ang dalawa pa at ganoon din ang ginawa niya. Noong aking tingnan ay nakita ko itong kaibigan kong si Darwin pala na pulang-pula ang kanyang mga mata habang nakangiti ito sa akin. Nagwika ito sa akin na umuwi na daw ako at siya na ang bahala. Wala naman akong nagawa pa kung hindi ang sumunod kay Darwin. Pagka-uwi ko po sa aming bahay ay hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Nagkaroon nga ako ng isang bantay pero isa namang aswang ito. Ilang araw ding nasa isipan ko ito, Kuya Barry. Hindi talaga mawala-wala. Kahit bago ako matulog ay sumasagi ito sa aking isipan. May mga pagkakataong uuwi ako mag-isa at dumadaan sa mga liblib na lugar. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi ako kilabutan sa kadahilanang nararamdaman kong nakamasidlang sa akin itong si Darwin. Hindi ko alam ang nararamdaman ko, Kuya Barry, dahil may bantay nga ako, pero kakaibang nilalang naman. Lumipas ang ilang buwan ay parang hindi ko na nararamdaman ang presensya ng aking matalik na kaibigan. Bagkus, ako ay nagpapasalamat pa rin dahil alam kong binabantayan pa rin ako ng aking kaibigan na aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ang aking email. Lubos na gumagalang, Pablo. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.